Okay. We are back. Okay, nandito tayo sa Palawan at inaaral natin kung paano matuto maging leader within DSWD, no? Simula nung last month na exposed tayo, no? Medyo mabilisan na matuto ng pagko-coach, no? So, pakikwento sa kanila kung ano yung karanasan ninyo, anong pinagdaanan ninyo sa dito sa parang crash course natin on coaching sa loob ng DSWD. Yung sa experience po ng pagko-coach, although yun nga po, sabi niyo po medyo mabilis, medyo maitig yung panahon. Pero sa umpisa, parang maganda siyang opportunity kasi nagsisimula tayo doon sa yung malaman natin, yung ma-share natin sa coaching, yung personal natin na experiences. And at the same time, sila din na ma-encourage na ma-share din sa atin yung mga personal experiences nila at yung journey nila na sa pagiging leader nila. Na yun yung nagsisilbing entry point nung process nung coaching. Kasi parang na-break niya yung, syempre hindi naman po natin ka-close lahat ng mga coaching natin. Pero yung part na yon ng pag-share ng mga personal na nangyayari sa buhay namin, sa isa't isa, yun yung nagsisilbing binabasag niya yung ilang doon sa amin, between sa amin at doon sa mga coachee. And isang magandang opportunity siya para makilala namin yung mga coachee at sila makilala din nila kami, na hindi lang, syempre iba po sa amin direct supervisor nila. So parang yes, hindi lang puro opo, parang hindi lang yung authority na technical yung nakikita nila, kundi yung mas malalim na pagkilala nila doon sa amin at kami din doon sa kanila bilang coachee. Sige, Karen, pakikwento mo naman sa ating audience. Libo-libong audience. paano yung ginawa ninyo para ma-experience nyo itong coaching session? Okay, so, syempre sa tulong na rin po ninyo, sir, no, nagsimula siya sa una, pag-establish ng rapport sa pamagitan ng pagtatanong, noong una akala namin, napag-isip pa lang ito, ano yung style ni sir, bakit lagi siya tatanong, lagi gano'n, no? So at the end, doon namin na-realize na yun pala yung naging entry point, no, sa amin, para una-una makuha yung load namin, and from there, doon din na-identify kung ano ba yung goal, ano ba yung reason, and yun nga po yung ipakilala sa amin yung coaching na yun, no? So, medyo mahirap siya, no? Lalo na nagka-cut kami dun sa mga classes. And at the same time, yung mga target din namin, participants, ganun din sila. Eh medyo nagugulat sila. Pero pagkaano naman po, na-explain namin sa kanila yung purpose nun, is nagiging willing din sila. And dun nila nalalaman na after pala ng bridging leadership, ito pala yung gagawin namin. Magko-coach din pala kami, hindi siya nagtatapos doon. So, maganda po yung experience kahit na medyo maiksilang po yung time natin, no, na magawa ito. So, yun po. So, ano yung experience nyo? At diba, kung kunwari may coaching session, mga 60 minutes o isang kalahating oras yung ginagawa ninyo. Ano yung, sa group nyo, Gina, ano yung nakita nyo yung kinalabasan mo? Parang pagkatapos ng isang kalahating oras na may coaching session kayo, meron bang pagkakaiba before and after doon sa, yun? Meron naman, sir, kasi pagkatapos namin mag-usap, sila din, parang na-refresh din sila doon sa mga lectures.
Tapos at the same time, nadadagdagan po natin ng mga pinag-uusapan base doon sa sitwasyon din na habang nag-uusap kami kung kumusta sila, anong naging impact sa kanila, at may mga changes bang nangyari sa buhay nila after the 3 modules na na-attendan na po nila. So ano yung magiging, anong mga tips niyo, no? Baka pwede kayong tigisan tip. Ano yung tips niyo sa mga kapwa DSWD natin na nanonood na pupunta rin doon sa coaching, no? Most na magiging ma-assign na mag-coach yung mga provincial team leader, mga basta provincial staff na may sinusupervise na taga-municipio. Pero actually, pati mga MLs at some point magiging community organizers and coaches rin sila. So ano yung pwede niyong ma-share na tips sa kanila tungkol sa pagiging social worker sabay leadership coach? Ayun. Unang tip, syempre, no, as coach, yung pinakauna talaga, yung unang-una natin dapat na gawin is yung preparation, no, dun sa sarili mo. Kasi as coach, malaking expectation sa iyo ng yung mga kasamahan dun sa field na kung saan nga sinasabi nga natin kanina. Kumbaga may mga oras talaga na sa'yo sila aasa na kung saan yung idea mo ay kailangan nila. At sinasabi nga natin, yun talaga yung pinakauna, no, na at basic na dapat natin ginawa. Yung self-preparation mo din as coach. No, yun yung pinakauna na syempre dapat punong-puno kayo ng idea, punong-puno ka ng kaalaman na kung saan nga. Yun din yung maibabahagi mo sa kanila. No? Sabi nga, hindi ka makapagbibigay kung ng bagay na wala ka. So, yun yung pinakauna natin gawin na dapat as coach, no? Kailangan always ready din tayo. No? Mm-hmm. Yung pinaghahandaan. Yun, yung preparation, self-preparation talaga is yun yung, for me, is very important. Mm-hmm. Siguro po sa akin, be open. Mm-hmm. And yung one way is yung to establish po yung rapport doon sa mga team mo. Kasi kung hindi ka magiging open, hindi mo malalaman kung ano ba talaga yung kailangan nila. Diba doon naman po yung nagsisimula. So, tanungin mo sila, kamusta? Ano ba yung maitutulong? Kasi the more na nag-uusap, mas marami tayong napapag-usapan. So, yun po yung isa sa nagbibigay ka na tips po, pinang po. Sa akin po, yung importance ng pakikinig mm-hmm. po doon sa coaching mo. Kasi, since, di ba po, communication yan. So, ang communication, dalawang process. Ikaw yung magsasalita at yung nakikinig. So, minsan, madalas, pag ganun, parang, lalo na kung ikaw yung nasa supervisory na position, parang ikaw gusto mo lang ikaw yung papakinggan na nanineglect na kailangan pakinggan mo din yung kino-coach mo kasi doon mo siya mas maiintindihan kung bakit ganun yung response niya, bakit kung halimbawa hindi siya ganun ka-participative, bakit hindi siya ganun ka-participative. So kung hindi mo siya mapapakinggan, hindi mo rin siya maiintindihan. And hindi ninyo ma-resolve ng tama kung ano yung issue na kailangan ninyong i-deal na dalawa as coach and coaching. Ikaw, mm-hmm. Gina, ano yung tip mo sa mga... As coach, magpakadugo ka lang, di ba, mm-hmm. sa sarili mo, then dapat confident ka at sincere ka rin doon sa mga sinasabi. Okay. So, sa mga kasama natin sa DSWD dyan, itong coaching ay maaaring maging bagong role natin sa DSWD. And yun yung mga tips na may babahagi natin dito sa mga coaches ng DSWD Palawan.